Disclaimer lang, hindi po ako chef ha. Ang mga pagluluto ko po ay base lamang sa mga experience at yung iba naman po ay mga pinag-aralan ko lang din po. Hello guys! Welcome to Mao World! And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe na sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe James World at pakihit na rin po ang like at ang bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat! Hello mga ka-James and welcome to my channel! For today's video guys, naisipan kong magluto ulit kasi na-miss ko na ang pagluluto. Grabe, tagal na rin po ako hindi nakapag-video ng aking mga recipe. Ulit, disclaimer lang, hindi po ako chef ha. Ang mga pagluluto ko po ay base lamang sa mga experience at yung iba naman po ay mga pinag-aralan ko lang din po. Through mga vlogs din kasi marami pong nagluluto talaga sa YouTube. So yun po yung aking mga pinagbabasihan po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga vloggers dito sa YouTube na nag-share ng kanilang mga ideas sa pagluluto. Aminin naman po natin sa hindi, pag araw-araw po tayo kumakain ng mga karne ng baboy, karne ng manok, medyo nakakaumay na po. Kaya naisip ko, mag-isda ako ngayon. Aside sa nauumay po tayo sa mga karne, ang mamahal din po ng mga karne ngayon. Pag bumili ka ng baboy, ha, 350 ang isang kilo. Tapos pag bumili ka ng manok, nasa 180 ang isang kilo. Actually, yung isda, ganun din naman, mahal din. Siguro nasa 200 plus din. Pwede ka naman bumili ng kalahating kilo, yun ay meron ng mga 10 pirasong isda. So, mauulam mo na siya buong maghapon. Dahil nag-crave po ako sa ulam na to, susubukan ko pong magluto ng pinangat na galunggong sa tuyong kamyas. Napakasimple lang po lutuin ang pangat. Mabilis lang siyang gawin, actually. Pero naisipan ko siya i-video kahit pa paano. Kung sa mga gusto rin makatikim ng pangat na isda. So, magawa niyo rin po ang pagluluto. Inihanda ko na po yung mga kailangan na gagamitin para dito. Unang-unang kailangan natin ay ang galunggong. Tapos, tuyong kamyas, sile at pamintang buo, toyo at patis. Ganun lang po kasimple ang mga kailangan mong i-provide para dito. So, ano pang inaantay natin? Simulan na natin ang aking eksperimento na pagluluto ng pinangat na galunggong sa tuyong kamyas. Come on, let's go! Simulan natin ang pagluluto ng pinangat na galunggong sa tuyong kamyas. Paghalu-haluin lang natin lahat ng mga sangkap na gagamitin para dito. Ilagay ang tuyong kamyas. Ilagay ang galunggong. Lagay natin ang binikbik na bawang. Lagay natin ang pamintang buo. At sibindi. Lagyan natin ang toyo. At patis. Lagyan natin ang konting pampalasa. At tubig. At pakuluan lamang siya hanggang sa maluto. Medium heat lang po para hindi masunog.
Tama na ang lasa. Kung sa tingin mo ay kulang sa lasa ng alat or kulang sa timpla, ikaw na po ang bahala mag-adjust kung ano yung lasa na gusto mo. Pero dahil sa tingin ko ay okay na siya, pwede na natin siyang hanguin at magkainan na. Ayan guys, so luto na po ang ating pinangat na galunggong sa tuyong kamyas. Tama na yung lasa para sa akin. Bago ako magpaalam, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe na sa aking YouTube channel. Thank you so much. At God bless po sa mga ingat lagi. Dahil dyan, ano pang inaantay natin? Kain na na! Hanggang dito na lamang. Paalam!